If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Good morning, Davao, Mindanao, North, South, East, and West. This is Gilbert Lopez Martiecacho. Welcome sa Pinoy Rab YouTube channel of our segment, Good Morning, Davao. We are here now inside the campus of the Sirawan National High School as they prepare for their intramurals, no? And they are now rehearsing, no? Per year sila. So we are here also to, as we have done last episode, that we organized the drum and lyre. And now, for the meantime, iniwan muna natin yung rehearsal, ano, nandiyan yung mga gamit nila. Nandiyan yung gamit nila. Iniwan muna natin kasi nagpa-practice na tayo for the presentation. And since may rehearsal sila, so ito na po ngayon. Ito na ngayon, nag-rehearsal na po sila. So, anyway, it will not be copyrighted. Papalitan natin ang music. Alright. That's the grade 8 level. Thank you.
guys, back to you. A little update lang sa ano. This is the wall between the seashore and of course the Sirawa National High School. Ito po yung kita nyo. Yan po ang wall na yan. So, yung wall na yan po ay dyan na mamagitan po yung ano. Yan po ang ginagamit nila na ano, tawag dito. Boundaries po. Of the boundary. Pero, pagdating natin doon, nakikita nyo po yan. It is really eroded. Nag-i-erode na. Puro na mga malalaking bato nakalagay dyan. Kinain na talaga ng tubig yung lupa. That is why the government decided to put a dike on it. Yan po ang dike. Pupunta natin ang dike later on. Yan po ang dike na ano dito. Ito po siya. At yan yung guys ha. We have schools also in Agdao na malapit din po sa baybaying dagat. Pero hindi ganito kalala, no? Ang nangyayari. Not this worse situation. Ito kasi talagang kinain yung ano, no? At saka malakas yung tubig. So malakas yung tubig. So ang ginawa ng ginawa po ng government ngayon ay talagang pinotektahan talaga yung school. So they've come up with called this dike. Ito mahaba to guys, mga 12 feet yata to. O sobra, mga 20 yata. So, see, we will be, kita nyo, yan, kung susukatin natin ito, 8 or 6 is 12, mga, malamang nasa 20 feet. Ito yung dike na ginawa para hindi po sisirain ng alon itong part ng school. Mahaba ito guys, mahaba. Tignan nyo, ang kahabaan po nito doon sa kabila yun, no? So mahaba po yan. So eto na, napakahaba po ng dike na ito. Eto naman yung dito sa loob ng maybe loob ng ano, part pa yata ito ng school talaga, na part pa to ng school kung saan pinoprotektahan po nila. Kasi kung hindi ito naagapan noon guys, wala na. Sira na talaga yung mga classrooms. No, sira na talaga. Pero sa pagkaalam ko nung nagbalita noon, doon banda may school. Nasunog kasi ang classroom dyan nung malakas ang ulan at tinamaan ng kidlat, kaya yung nasunog. At saka maganda dito guys, parang tubig ito eh. Parang ano no? Kita niya sa baba, parang tubig eh. Malinaw, no? Napakalinaw na tubig. Yan, hindi natin alam kung anong meron dyan. Parang lagusan yata, no? Pero wala naman sigurong sapa. So, I consider it as an stagnant water. Pero there's a living organism, no? Ito tayo guys, palapuntahan natin, no? Since wala pa naman yung mga members ng banda, iikot ko muna kayo guys para makita nyo yung situation. Ganyan po. Dito. So kung wala lang itong wall na ito guys, wala na. Ubos na lahat yan. Kinain na talaga ng alon, ng malalaking alon. At you could just imagine kung hindi ito naagapan noon, wala na. Ubos na kasi lahat. Oy, ano, kita nyo? May natitira pang ano, pader eh, na supposed to be nakatayo dyan, pero kinain talaga. Nasira talaga. So mabuti na lang may mga puno ng mangga ba yan? O may mga puno, may nyug pa. So kaya ganyan ang nangyari guys. Pero look at this. See? Ito po yun. Maganda ang ambience dito guys. Maraming kahoy. At saka, kung naririnig nyo yung mga tunog, mga crickets po yun, mga kuliglig. Mga crickets, ang dami pong crickets. So eto guys, eto siya. Hanggang dyan ang boundary po ng school, no? Malaki ito guys. Kung titignan natin, malaki ito.
ang lugar nito. So yan po ang ano dito. Yung mga naninirahan dito, sista bindagat naman ito dati, dito na nila pinapakain o iniano nila yung mga hayop nila, yung mga kambing. Ganyan po, see? So, kung hindi ito naagapan noon, guys, wala na. Wala na talaga. So, yan o. Nakikita nyo? Tumubo na tal. Tinubuan na lang ng mga puno. Yan ang maganda. Tinubuan na ng mga puno. Kung hindi lang ito naagapan, yung mga wild na mga waves na yan, yan ang sisira. Lalaking bato. No? Ayan, guys. Tahan nyo? Malayo po ito sa poblasyon, guys. This is Sirawan. Nearby Binugaw, doon pa sa unahan, papuntang Digos na po yan. At yung dome po na yan, sigurado tayo, siguro, ano, parang San Miguel yata yan. Tanyo na? Maganda ang Sirawan, guys. Maganda. Malaking lugar, maaliwalas, kaunti lang ang estudyante. Yan ang kagandahan dito, kaunti lang ang estudyante. So, hindi gaanong marami yung babantayan. Alam naman natin, kapag ka high school, syempre, iba na ang mga hilig ng mga estudyante. Pero here, malaki po ang lugar nila. Napakalaki po. And so far, we are fortunate to work with them. Syempre, kilala natin, kasama natin dati sa pagtuturo, ang principal dito, si Sir Gambong. Kaya nga, natutuwa din ako, natutuwa rin siya na eto, binabalik namin yung kanilang banda dito, pero I don't know kung hanggang kailan. Hopefully it will last longer, kasi depende naman po sa motivations ng mga parents at support nila sa kanilang mga anak eh. Ganyan po, guys. So tanyo, doon na talaga ako dyan sa lugar na yan, may parang lagusan. Parang may ano sa ilalim. Parang may sapa. May mga isda talaga yata. Pero isdang tabang. Isdang tabang. Hindi po yan sa dagat na isda. Marami yun. Ano kaya mga isda meron dyan? So guys, gan. Ito ang Sirawan. National High School. Maganda ang environment. Katulad din ng Mintal, yung dun sa Mintal, meron tayong university doon na marami din kahoy. Ganoon, guys, napakaganda. Ayun po, makikita mo may mga remains pa ng mga buhos, no, yung ano, poste ng pader. Pero karamihan po wala na. Ano na siya? Karamihan po ay durog na, gawa ng alon. Wow, malalaki talaga yung isda. Nakikita ko dito. Oh. Wow. Ang laki ng isda. Sana makapture natin, guys. Hindi naman din yan tilapia. Sana. Kita niya yan. Sana nakakapture tayo ng mga isda. Ganun, guys. So nandito tayo pa rin ngayon sa loob ng Sirawan National High School. We are preparing our band, the drum and lyre, for their participation. Of course, sila ang magli-lead sa parade. Tapos sila din po yung tutugtog sa pambansang awit. Ano pa ba? Marami silang tutugtugin, guys. So, bibigyan ko kayo ng glance dito sa ano, guys, no? Ayan po, makikita niyo yan. Wow, kaganda-ganda po. At yung dagat po natin, hindi mo makikita yung ano, mga isla. Kasi, napaka, parang umaambun. Ito ang Sirawan National High School. We are fortunate to be here. So ito, guys, balikan natin yung lugar natin, no? Wow.
Napakagandang lugar nito. Napakagandang lugar. Kaya lang medyo napapansin ko, ang daming lamok. Napakalaki pa ng lamok. See? Yan. Almost 20 kung sa dagat talaga pagbabasihan. Almost 20 feet. Pero minsan yata eh. Kung imaginein ko lang, parang lumalagpas din talaga. No, lumalagpas din talaga yung tubig. Hindi lang niya kayang sirain yung dike. Kasi nga matibay din ang pagkagawa. May mga ano pa dyan, may mga butas-butas. Right. So guys, okay, tayo ngayon. Naglalakad. See? Very conducive place to, you know, conducive place for practice or for study. And so guys, ikita natin yung logo. A project of the city government of Davao, DepEd, Department of Education. Meron silang comfort room, maliit. Gumagana pa kaya ito? Bisitahin kaya natin. And bisitahin kaya natin ito, guys. Wala tayo, hindi tayo nagpapaalam. Anyway, wala naman tayong gagawing masama. Bisitahin lang natin kung ano meron sa building na ito. Anong klaseng building ito? Ah, parang opisina. Alright. Ah, school clinic. That's the school clinic. School clinic para ito. Yan. School clinic. Oh, pero eto na. Two classrooms building donated by the right Republic of the Philippines City Government of Davao. Two classrooms building Turil National High School, Sirawan, Turil District, 2014. 24 na tayo ngayon, so 10 years na. Wow. Pero eto guys, eto yung katotohanan. Inaanay na po siya. Nambubulabog tayo ng mga nakatira. Sorry po. See? Pero ginagamit pa rin ito guys. Maganda loob. Nakatiles po sa loob. Maganda. Kaya lang kapag hindi talaga ginagamit, hindi nami-maintain, nakapadlock po siya. At may CR yata, may comfort room. There is the comfort room, male and female, but it is locked. It is locked up. Wala, hindi tayo makakapag, wiwi, kasi sarado talaga. Anyway, yan ang palibot dito, guys. Okay? So, yan na sila. Mamaya-maya, ano na yan? Sana nagustuhan niyo yung feature natin this day, and thank you very much also for the time being. Magpapaalam tayo. This is Gilbert Lopez Martihicazo. Good morning, Davao. Ipi-feature tayo na kahoy, guys. Ay, ano pala ito? This is a playground. Merong cemented ano dito. Kung nakikita nyo, may markings. Ah, cemented pala talaga ito. Kaya hindi na ginagamit. Well, ito yung mga kahoy, napakalaking kahoy. Hindi ko lang alam kung anong kahoy ito, ha. Basta dun sa kabila, may alam ako, mahogani daw. May nara din. Wow. Dito sana mahogani, pero malaki. Malaki, guys. Kayang puno na yan. Napakalaki. Wow. Napakaaliwalas ng lugar. And, yan. So, anong klaseng kahoy po ito? If you are watching right now, please comment anong klaseng kahoy po ito. Parang alum. Sa amin, aum. Alum. See? Maraming kahoy dito, guys. Malaking kahoy ito. Oh, there's a frog. Oh, napaka-ano.
napaka-enjoy ng mga estudyante kasi matatapos na sila. They are rehearsing for their intramurals. See? Look at that, Sirawan National High School. And the students are there. They are rehearsing for their intramural cheering competition. Napakagaling, napakagaling, napakagaling. So guys, babalikan na natin ang ating mga estudyante. Excited na rin sila matuto kasi once lang tayo mag-practice. Dapat naka-video ito sila. Para naman hindi nila makalimutan yung steps. Sa mga schools na ganito guys, na limited yung access, limited yung budget, nakakaawa nga eh. Kung pupunta tayo sa kanilang band room, nakakaawa talaga. Walang mga drums, xylophones nila meron, pero wala, mga sira-sira na, pero magagamit pa rin. Ayusin na lang. Ganun. Ganun po guys. So, see, human resources na lang po talaga ito. If ang trainer ay hindi marunong, if the trainer doesn't know how to utilize maximizing the resources that they have, walang mangyayari, wala talaga silang magagawa. So, eto na, excited na yung mga bata. Go there. Sayaw. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.